Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Apat na kaso ng Mycoplasma pneumoniae o walk-in pneumonia ang kumpirmadong na-detect sa bansa ngayong taon base sa pinakahuling tala ng Department of Health o DOH. As of November 25, apat na kaso ang naitala, isa noong Enero, isa noong Hulyo at dalawa noong Setyembre. Tinukoy ang mga kasong ito mula sa recorded cases ng influenza-like illness sa bansa. Una nang sinabi ni Health Secretary Ted Erbosa na walang outbreak ng Mycoplasma pneumoniae sa bansa sa gitna ng pagtaas ng kaso ng respiratory illness sa China at iba pang mga bansa. Kasunod ng pagdedeklara ng Philippine National Police o PNP ng full alert status sa buong bansa para sa Christmas season, magkakaroon rin ng no leave, no break policy ang kapulisan simula December 15. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, sinuspindi na ng pamunuan ang mga leave ng mga pulis na regular na nilang ginagawa tuwing Pasko at bilang parte ng kanilang Ligtas Paskuhan 2023. Dagdag pa nito na umabot na sa 39,000 PNP personnel ang kanilang idineploy sa buong bansa pangunahin na sa mga matataong lugar tulad sa mga simbahan at transport terminals. Anya, asahan pa na madaragdagan ng mga nakadeploy na personnel sa tulong din ng kanilang counterparts sa Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Coast Guard o PCG. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Transportation Undersecretary Cesar Chavez bilang Presidential Assistant for Strategic Communications batay sa anunsyo ng Presidential Communications Office o PCO. Sa nasabing posisyon, tatanggapin ni Chavez ang ranggong Undersecretary ayon sa dokumento mula sa Malacanang. Maliban kay Chavez, inappoint din bilang Undersecretary ng Department of Trade and Industry o DTI si Mary Jean Pacheco habang Assistant Secretary naman si Michael Cristan Ablan ng nasabing kagawaran. Hinirang naman ang punong ehekutibo si Jeremy Regino bilang Undersecretary ng Department of Transportation o DOTR. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.